Hi guys, good morning. This is Jamie and Tito Tony from the House of Mystics. And today we are live simultaneously here in Instagram and in Facebook. So for those of you who have questions all about our topic, please feel free to comment below. Our topic is all about holiday preparations. Ayan. So dito sa holiday preparations, ano yung mga kailangan ihanda during winter solstice? And in Christmas, okay? And sa New Year, kung ano yung mga pwede natin i-offer, okay? And also, we'll be tackling out some of our crystals for the week, okay? So, nandun si Lemurian Quartz, Rose Quartz, Amethyst, Pyrite, okay? Lapis Lazuli, Citrine, Malachite, Golden Rotated Quartz, Moonstone, any color of moonstone, ha? And red coral, peridot, larimar, and amber. For the forecast naman of our Chinese zodiac for next week, here's Tito Tony. Ano tayo pa din? kasi ang Sagittarius from November 22 to December 21, yan po ang Sagittarius, ha? No other else. Hanggang 21 ng December ang Sagittarius. Yan ay converted sa pungsoy na month of the rat. Ayan. So, yung rat, ang kulay talaga niyan ay blue. So kung gayon, kung merong any blue stones will do, or larimar will do. Ayan. So kyanite also. Pwedeng-pwede. At ito rin yung panahon para ano yung magsimula ka na ng preparasyon para sa Year of the Tiger. Kasi yes, yung Water Tiger, yung 2022, yung Heaven Branch niya ay Rat. So, exactly, very timely, nagawin mo na ngayong panahon ng Sagittarius kasi yung susunod doon, which is Capricorn, hindi na po yun time or month ng Rat. Yun ay Ox na uli. At saka kung mapansin nyo guys, nakalabas ngayon si Jupiter, Saturn, and Venus. Okay? So these are the three powerful planets that can impact our lives ngayon. So if you want to do some manifestation, do it right now. Okay? Meron ding ano no, yung tinatawag na planetary sigils. Mm-hmm. Available yan sa internet, sa Google. Okay. I-ano lang, tawag doon, mag-print kayo noon, print kayo ng sigil niya, tapos isulat niyo yung pangalan niyo doon in full name, and then write your wish. Okay, ayan. Tapos kailangan po bang isunugin po? Yun ang noon. Kailangan sunugin. Eh, how about ngayon po? Hindi timely today. Okay. Today ay ano, ano ba tayo ngayon? 10, 11, kasi ang full moon natin sa Chinese, 18. So pag binilang mo pa atras, 18, 17, 16, 15, 14. 14 ang timely na gawin yan at sunugin. Ngayon, pwede mo naman ipreparang ngayon, tapos 14 mo sunugin. May kasama pa po bang ibang mga items or yun lang po, paper lang? Kasi kung yung wish ay para lang sa'yo, walang ibang item. Kasi ikaw mismo gagawa, ikaw ang magsusunog, kamay mo ang magsusindi doon. Pero if you're wishing for another person, another business entity, and ba, business entity siya o corporation, isulat yung buong pangalan nun and something na nanggaling sa kanila. What is it? Halimbawa, permit, business permit, pwede yun, ipa-Xerox, isama dun sa susunugin na sigil ni yun. Yun, yung pangalan niyo. Actually, tatlo yung pwede mong sunugin na sigil. Si Jupiter. Saturn. Kasi Sagittarius is being ruled by the planet Jupiter. So, yung dalawa na yun. Pwede rin si Venus, pero mas ang Jupiter sigil. Jupiter kasi more on career po, no? Yeah. At saka power, empowerment. Yes. So si Saturn naman, if you want to do some cutting, mm-hmm, ayan, gamitin yung sigil ni Saturn. Kasi si Saturn is for destruction.
for those of you people na gusto magka-baby, kay Venus naman yung hilingin. Dahil siyempre, si Venus ay ang creation. Yes. Okay. What if health po? Health would be Venus. Pwede. So, kay Jupiter din. Pwede. Okay. Mas ang planeta ni Mercury pag health aspect. Mm-hmm. Kasi si Mercury ay related to Saint Raphael. Ayan. Si Saint Raphael yung Doctor Angel na. Tsaka Mercury drug. Mercury drug. Yung codicious niya, di ba? Yun yung logo ni Mercury drug. Ayan, so free advertisement si Mercury drug. Okay? So, let's go on po dun sa ano natin, preparation. So, winter solstice, usually po ano pong ginagawa during the winter solstice? Usually, no, sa practice ng mga Wiccan, nagsusot kami, ha, kasama ako dyan, nagsusot kami ng cloth ng made of, ano to, yung ginagamit na sako. Ah, okay. Yung sako, tama lang yun. Huwag yung sakong plastic. Yung guri yata. O yung guri or jute. J-U-T-E. Yun. Sinusuot yun during a ritual of an evening this time. Kasi mag-winter na nga or it's already winter time. At gumagana na yung winter solstice na ito. As a matter of fact, nakikita ninyo minsan mahaba ang gabi kaya sa umaga. Yun ang dates na meron ng winter solstice. So, isa yun, sackcloth, pwede rin. Or any matagal nang ginamit na damit na hindi na ginagamit, isuot in the evening or during the time na magre-ritual siya. Okay. Usually po, paano po yung ritual na ginagawa during this winter solstice? Actually, may mga formula prayers yan na pwede mo tingnan sa Google search. Pero as a matter of fact, minsan mas ayaw ko sa akin na ayoko yung formula prayers kasi nawawala yung soul form. Yes. Yung connection kasi ng puso at saka dun sa connection sa ritual at dun sa connection ng mga gods and goddesses involved in that sphere or in that communication. It is a form of communication. Yes. So, kailangan lang kasi when you talk to the gods and the goddesses, dapat in rhyme. In rhyme, yung ibig sabihin, parang ganito siya, no? Man of my dream, man of my soul, enter my life today and marry me. Somewhere there, merong rhythm. Merong may panukat yan eh. Sa isang poet, alam niya, may sukatan yan. Hindi pwedeng freeway. Kailangan, or yung tawag doon eh, sa poetry, na free, hindi po ganun. Kailangan po merong rhyme. Ay, for example, pagbasa kayo ng Mi Ultimo Adios. I went to the train in a train. Yun, rhyme yun, di ba? Or ano, ang nanay kong napakabait ay nilalait. Like for example, ganun. Yung something borrowing. Oh, yun. Yung rhyme yun. Basta yung nag-rhyme yung ending. Rhyme. Okay. Kasi yun ang tinatanggap ng cosmos, cosmos world. Okay. Gusto kasi nila yung ano, parang riddle. Riddle. Ayun. Parang sticks ka. Okay. Binibigay ka ng bukto. Yeah. So for those of you guys who have questions all about our topic, please feel free to comment down below. So we are live simultaneously here in Instagram and in Facebook page. Tsaka yung offering, ihanda mo na. Mm-hmm. Siyempre, the best yung offering mo. Meron kang pomegranate. Ayan. Huwag yung kakalimutan, guys, yung pomegranate. Pinaka-importante yun sa lahat. Tapos merong persimmon. Yes, persimmon. Pa? Dragon fruit. Kasama din yun. Huwag nyo kakalimutan ng mga tangerine fruits or yung kiyat-kiyat. One of the best yan. One of the best. Okay, sapul na lahat yan. Pati Diyos, pati Dragon, pati Unseen Spirits. Gusto rin nila yan. And if you want to offer some alcohol, the best is tequila. Yun ang one of the best. Tsaka rum. Isan lang sila makatikim yan eh. Do sa daigdig ng mga Unseen Spirits, lalo na pag ino-offera natin, halimbawa si Lady Maan or
si Sir Nunos. Sir Nunos kasama sa inooferan ngayong winter time. Ang inooffer po ay whiskey. At saka, never na wala kang whiskey sa bahay. Mm-hmm. Bakit? Yan ang gusto ng mga Diyos, yung whiskey na yan. Ayan. At may lihim ang alak na ito. Pumuha kayo ng, ano to? 9 pirasong $1. $1. Siyam nun. Totoo ha, hindi pwedeng peke. Bawal yung peke earning it, pay money ha. Tapos, isulat mo yung sigil mo doon. Kung ano yung sigil mo, gumawa ka ng sarili ng sigil. Your mind must connect with your heart. Isulat mo yung sigil. Isulat mo doon sa iyong ibabaw ng siyam na $1. So, ano po yun? Literal na yung sulat or yung energy handwriting? Yung air writing. Air writing, guys, ha? Hindi mo kailangan sulat doon na may sulat. During the 21st po yung offering na to, pwede rin siya on the 24th and the 31st of the month. Yes, pwede. Eh, susulat mo doon. Halimbawa, ang sigil mo is something like yung kamukha ni Matt. Ang talagang sigil niya, yung ano eh, yung feather of a bird. So, susulat mo yung bird feather na yon. Tapos, sulat mo yung pangalan mo, mag-wish ka na. Tapos, di ito yung dollar. Nakaganan siya. Idadasan mo doon ang Psalm 23. Ayan. The Lord is my shepherd, I shall not want. Yun ang umpisa nun. Idadasal mo yun ng 7 times. Pagkatapos mong madasal, ang nasabing dasal na ito, mag-wish ka na kay San Gabriel to give you good luck, prosperity, happy life, good relationship, etc., good health. Lahat yun, sabi mo na sa isipan. Tapos isulat mo yung talagang pirma mo. On top of the, yung siyam na US dollar. Oh. Tapos, alam niyo po ba ang pinakahuli nun? Ang pinakahuli nun ay ganito. Whiskey. Maglalagay ka sa kaliwa mong kamay. Ganyan. Tapos, ipipress mo siya sa iyong right hand. Tapos, yung dollar na yon, all the sides, lalagyan mo ng whiskey. Tapos, yun na yung offer mo sa Diyos o offer mo kay San Gabriel. O kung sino mang inoferan mong Diyos like Sir Nunus or the like. So, paano rin po kung walang $1 bill po? Bumili. Hindi pwede maano yun. Kahit lumang $1. Bumili kayo. Hindi pwedeng Xerox. Hindi pwede. Dapat, how about our bank? Ano? Money po? Hindi pwede yung pera natin. Wala eh. Ayan. Wala dun yung, ano, yung sign ng God eh. Kasi sa ang pinakasikreto rin kasi nung $1 yung na yun. Yung print, actually. Pero yung nakalagay na ganun. Yung tawag namin doon ay Infinito Diyos. Mata yun na nag-iisa na nilagay nila George Benjamin Franklin na like nung panahon na yun. At yun ay may magic. Pag walang ganun o wala kayong $1, the best, kung wala lang, mag-cut kayo noon. I-print nyo yung $1 na parang pinasirox nyo all the life. I-ganun nyo siya, tapos ilihit mo sa pera natin. Pero dapat, ang pera mo ay 200 pesos. Kasi yung share malapit-lapit sa grid. Walang ibang pera tayo kung hindi 200 pesos. Eh. Nag-grid. Mm. The rest, like, may yellow, hindi pwede yun. Bawal yung yellow. Yung violet, hindi pwede. Bawal yung violet, bawal yung blue. Yung 200 pesos, siyam din. Natunay na 200. Idikit mo doon yung mata ng Infinity Diyos, tapos yung the same process, tapos di punasa mo ng rum, ay ng whiskey, tapos ilagay mo siya sa iyong putaka after the ritual. Okay. Okay po. Ano naman? $1 na bago. Okay. Ha? Pwede rin kung bumili doon kay JJ. Yun, pwede. Ng $1. $1 na bago. Uy, pabili! Bigyan mo kami pag pabili. Padalaan dito, sir. Okay. Yes, 9 pieces po. Okay. Next, punta muna tayo dito dun sa brief history, no? Okay? All about Christmas, kung paano siya nag-start. Okay? Ako, ang daming Cheche Boreche. So, sige. Pero mag-start tayo around 8th century actually. Uh-huh. Okay? So, may isang hari kasi nabasbasan
sa Scandinavia, okay? Kung saan siya yung nagpalaganap ng or di kaya nag-intertwine ng Christmas dun sa Yule tide celebration na tinatawag. Yung Yule, ano yun? Okay? Nordic Yule. Oo. Ang Yule natin, ito yun. Festival historically observed mostly by the German people. Okay? Associated with scholars, by scholars for, ayan, Wild Hunt, then kay Odin. Okay? Pagan Anglo-Saxon, si Modranit. Okay? So, or di kaya also known as the Night of the Mothers. So, celebration yan. Okay? Nila. During the 8th century. Oo. Then, dito naman ngayon sa present day present day Christmas. Sorry. Then, ang mga symbolic representation ng Yule would be the Yule log. So, kailangan nyo siyang sisindihan. Okay, bawal siya mamatay. Actually, bago ko makalimutan, merong spell yan. Ayan. Nakatayo yung Yuletide tree na yun, dadaan ka doon. Dadaan ka doon. Pine tree po, no? Pwede rin pine tree kung wala yung pinaka-yule. Pwede rin. Balete, yes. Okay, balete, ayan, pwede. Guys, balete. Pero hindi mo kailangan pumatay ng balete. Balete, doon ka lang tumaan. Tapos yun, humingi ka ng humingi ka ng good thing about yung mga nakatira doon. Mm-hmm. Pero magsabi kayo, magpaalam muna kayo, syempre, dadaan kayo. Oo, padaan po. Oo, tabi-tabi po. Okay? That makikiraan lang po, pwede po bang ganito, ganyan-ganyan? Usually din, in concern with the balete and the like, ang ginagawa namin, ino-offera namin ang alak. Ayan. Kung merong whiskey, mas okay. Pwedeng sprayan niyo ng whiskey or hindi kayo ipuos. Tawag doon libation. So, merong ilalibation mo yung tree. Mango tree pwede rin po ba kung walang balete? Very good ang mango tree. Ayan, Nara tree. Yan eh, paborito. Nara tree. Nara wala kasi fruit eh. Okay. Anything? Pero minsan lang ang Nara. Mas maganda yung puno ng mangga, puno ng santol, puno ng suha kung meron. Siyempre, wala naman tayong sidar. Oo, kay Nito po. Kay Nito, hindi masyado. Hindi masyado. Baka mayroong bruho. sorry ah. Okay. Ayan, now about, ano pa ba? Akasha tree. Ay, of course. Ayan. Of course. Ang akasha ay kasama yan sa Inoopera. Oo, kung wala kayong makita puno, pumunta kayo doon sa Quezon City Circle for those people na naninirahan sa Quezon City. At saka maraming variant ang tawag dito. Ano tawag sila po kanina? Balete. Balete, yeah. Maraming variant yan. Isang variant ng balete yung Picus. Picus tree is also of that family. Tsaka yung tipal po. Oo. Yeah, hindi naman nila masyadong kilala yung tipal. Tsaka hindi pwede pasikatin yun. Mayayari tayo. Delikado. Oo. Yeah, harvest nila yun. Tapos ibebenta. So, pag nakalbo yung mga puno sa Aurora Boulevard, alam nyo kayo. Na, kayo yun. Pwede po yung pine tree na nasa, pwede po nasa loob ng bahay, yung mangga. Pwede ang kahit pine tree. Kahit maliit yung mangga, pwede rin. Okay. So, next, ayan, winter festival. Uh-huh. Usually, this time, nagsiselebrate sila. Start yan ng mid-November. Correct. Ending to around January, second week or third week ng January. Okay? And usually, ginagawa nila, nagsasacrifice sila lahat ng animals during this time. Oo. And yung dugo, actually, kinakalat nila. Patugo ng mga reindeer, ang talagang intensyon nyon ay protektahan ng mga pinatay na hayop ang lupa. Yung talagang intensyon. Hindi naman siya, no? Kaya lang siyempre sa atin, sa panahon natin ngayon, lalo na yung mga miyembro ng mga protector ng mga animals, that is too much. Yes. Kung ako nga noon, panay ang ugot ko ng ulo ng manok eh. Kasi yung dugo ng manok, maganda rin pangalay. Mm-hmm. Ang problema, pinagalitan ako nung ermitanyo. Ba't mo kailangan magpatay ng pug ng manok? Sa akin. Sabi ko, ano pong kapalit? Ito yung gawin mo.
Ang manok kasi symbolizes niya or malapit siya sa dragon actually. It represented dragon's blood. Dragon's blood equivalent niyan longevity tsaka power. Protection din as well. Panahon, lalo na nung mga panahon ng Romano, mga panahon ng mga gladiators, ang mga rooster specifically, sila ay ano, sagrado sa kanila. Sagrado yan. Kaya pumatay ka na ng lahat ng hayop, bulang manok. Nung panahon na yun. Okay. Dahil yung ano niya, yung tilaok niya, nililihim pa rin yung tilaok na yun. Kasi ang pangalan ng Panginoong Yesus, sa lihim, kasama na yung kokoro. Eh sabi ng manok, kokoroko! Di pinopronounce niya na yung pangalan ni Jesus Christ. Mm-hmm. Oo. Isa yun sa lihim na pangalan. And usually, during the time of Yule, okay, nagbibigay din sila, actually kumakain sila ng sabay-sabay, may banquet, okay, parang Thanksgiving doon sa naging hunt nila during the time. And lahat ng mga karne na ng mga kinatay nila, pati kabayo actually kinakatay nila during this time, kinakain nila afterwards. Okay? Pag hindi na ano, useful yung kabayo. Oo, pag hindi kasi na lalo useful. Na sa panahon ng Roma din, bawal pumatay ng kabayo. Mm. Parang ano yan, parang it's already a taboo. Yes, okay. And ang first toasts nila dyan, ang umiinom nila would be the ale or ginger ale yung iba. Okay? So, ang you first know what? Toast? Mga unang panahon, umiinom pa sila ng dugo. Na buhay. Hindi dugo ng tao. Okay. Dugo ng kung ano man yung pinatay na hayo. Oo, separate yun actually. Then yung iba, ano yung pa sa mga noon nila. Okay? Especially for those men that usually nag-hunt, nag-harvest, ayan. So sila yung pinaka-importante during this time. Lalo na pag nakaraan na sila ng kamalasan. Oo. Talagang iinom sila ng dugo. Ayan. So, pero hindi dugo ng tao, ha? Hindi dugo ng hayop. Yung mga naipon nila, actually, yan, kinokollect nila. Tapos lagyan yata nila ng ano, blood thinner. Calamansi, or di kaya lime. Merong iba, rime. Okay. So, ang gagawin nila dyan, ang unang iinom dapat, or ang unang ng chieftain nila is yung taong pinaka-importante doon sa village nila. Okay? Ang next, yung mga manggagawa, yung mga farmers, ganyan, tapos mga warriors. Pero okay? Hindi ginagampan na ng ano yan, ng hari o ng reyna. Ang gumaganap niyan, yung pinaka-shaman. At saka shaman. Nila. Okay? And also, ang first toast nila would be susurrender nila yan kay Odin. Okay. So si Odin kasi siya yung god of all gods sa mga Norse. So sa iba naman mga Greeks, depende kung ano yung religion nila during that time, okay? Kasi sa practices sa North Luzon, no, lalo na sa bandang Cordillera, sa mga anito. Yung mga matatanda nila, anito ang inaalayan. At saka yung mga nakalibing sa ilalim ng Chico River, mga ganyan. Yan ang talagang inaalayan nila ng ang tawag nila, ano eh, yung tawag sila rin sa white ko, eh, nila nalimutan ko yung pangalan. Ayan. So, dito sa atin sa Philippines, mostly mga tiga mountain region sa mga north area. Marami silang ritual. Ginagawa nila yan. Kasama na yung kanyaw, di ba? Apo. At saka yung letter M na, ano, tradisyon nila, o na ritual. Marami na nalimutan na ng easy. Ko, eh. So yun yung ritual for cleansing yata nila before yes. Pumasok yung bagong taon. Okay. Next would be yung second toast naman, according dito sa Nordic natin, okay, would be kila Freyr at saka kay Hjordir. Hjordir. Okay. So si Hjordir siya yung god of the sea, fishing, mga fishermen, okay. Si Freyr naman yung anak niya, si Freya. Okay? Yun ang mga mababait na anak. And si Freya... Pag pinakalanan yung anak niya ng Freyr or Freya, yari kayo. Okay. Mga psychic yung mga yan. And more or less, they are called the gods and goddesses of the fertility, of the harvest din. Kasi and according to history, si Freya ay goddess of sex. According to history. Okay. And also peace. Okay.
Next would be for the king or kung sino man yung namumuno doon sa tribe. Okay? And also, ayan, if you watch Sabrina, the Teenage Witch, si Gryla po. Yun. Ayan, kasama actually si Gryla sa history. Matapang yun. Oo. More on, ang tawag sa kanya would be the Christmas Witch. Ang ginagawa niya... Actually, pwede siyang i-conjure during Christmas time. Kung gusto ng tao. So, mag-offer lang sila ng matitid, matatapang na alak. Yan yung favorite niya. And usually, siya yung nagbabantay dun sa mga batang salbahe. Matay sila dun. Okay. So, yan yung kinukuha niya actually. Dahil mukhang napabayaan kasi ng magulang. Okay? Parang si ano din yan eh, si Lilith. Mm. Na akala mo demonya pero hindi naman. Uh-oh. Pero siya concern. Okay. Especially for those people na naliligaw ng landas. So, yeah. Sila actually yung pwede mong harapin. Pag naligaw kayo ng landas, kung gumamit kayo ng waste. Uh-oh. Lalo kayo maliligaw. True. Waste of time kasi. Waste of time. Pero kidding aside, you can, if you lost your path in spirituality or in this practice, in mysticism, okay, I suggest you seek guidance. Una-una, syempre, si Mother Hecate. Okay? Second, Lilith. Then, si, pwede rin kay Eve, kung gusto nyo. Okay? Gryla, pwede rin. Kasi isa siyang giantess. Kasi kung malapit-lapit kayo sa mga inkantado, si Lola Eva. Oo. Kung malapit-lapit naman kayo sa mga Nordic at saka mga may kinalaman sa European goddess, kay Lady Hecate. So sila, oo. Eh dito naman sa Pilipinas, apat na bundok yung naglalaro rito. Si Mount Makiling, si Mount Arayan, si Mount Banahaw, at saka si yung isa sa dulo, yung Mount Pulag sa May Luzon. Yan ang pwedeng opera natin na sa mga panahon. Actually, sila yung tumutulong sa atin para makapunta tayo kung saan dapat tayo mapunta. Pero si Pulag, lalaki yun ah. Oo. Lalaki. Si Apo, lalaki. Si Malyari, lalaki din. Okay. Yung iba, mga babae. Ngayon, kaya ako sinasabing lalaki and babae kasi iba po ang offering ng sa lalaki at saka sa babae. Mm-hmm. Most likely, kung mag-offer ka sa lalaki, dapat sasamahan mo ng nga-nga. Ayan. Merong nga-nga. Huwag kang kakalimutan yun, guys. Maskada. Oo, yan yung pinaka-importante sa lahat. Aside dun sa, syempre, yung kakanin, traditional offering. Oo, kasama nila yun. Okay, kasama rin yun. And, actually, mga tikpa lang din ako. Nag-guide sa mga tao, diba? Kaya na, merong mga mabubuting tikbalan kamukha nung isang araw, galing ako dun sa malapit sa simbahan nila. Mm-hmm. Diyan sa may Commonwealth. Ayan. Malapit lang dun sa simbahan ng St. Peter's Basilica. Mm-hmm. Ayan. Okay. And actually, marami dun. Ayan. 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 And yung ano po, di ba meron dun maraming sungay. Ayun, yun yung minawatch out actually dahil once na makalabas yan. Patay na. Oo, delikado. At saka baka magigante. Oo, yun na. Since wala na namatay na yung nagbabantay sa kanya or yung nagkulong sa kanya. There would be a possibility na manggulo siya. Magbubulo eh. Magposes. Blah, blah, blah. And yun, nasa-sense nung mga kasama namin doon. Nung pumunta kami, nung pinuntahan namin. Okay. Kami sa nagrusumbo. Oo. Pero more or less, kailangan lang siyang intindihan at saka kausapin na mabuti. Oo. Para may convert siya sa tamang landas, hindi doon sa maling landas. Explanation lang naman. Oo. Yung kailangan nila. Ayan. May question po. What is the best offering for dwarf staying? Chocolate. Chocolate. Oo, gusto okay. Nila yan. Ako, most often than that, pag meron akong nagpunta ako sa grocery, meron akong nakita ang kisses, o yung gold and silver kisses ng Hershey, yun ang ino-offer ko. Ayan. Kaya and alam, actually, pagdating sa bahay, nauuna yung bunso kong anak na lalaki. Ubus yun. And kasi yung pinaka-favorite nila. Pakulay yung gusto nila. Goldish and silverish. Uh-oh. Gusto nilang offer yun. So, and ano po ba mga perfect dishes po na pwedeng i-offer during 24th and 31? Lagi rin ako nakabase dun sa sinasabi sa Chinese, no? Qi Qin Tao Fu.
Ang ibig sabihin, huwag mawawala yung tatlong dishes na yon. Ano-ano yon? Isang buong isda. Yung isda natin, kailangan yung isdang ano, nagkaroon ng kaliskis. Hindi pwede ang galunggong. Best yung kingfish kung mayroong available. Kung wala, lapu-lapu. Kung wala pa rin, yung imelda, pwede pa rin yun. Tapos yon ay steam lang. Steam. At saka isang buong manok na tinanggalan ng ulo at paa. Kung wala naman kayong available na ganyan, maraming trabaho, available na yan mga ganyan na offering sa ano pangalan nung nagbebenta na yan dyan sa ano, sa Ton, sa Binondo. Country chicken. Sila po naggagawa na sila ng talagang offering. Sasabihin nyo lang sa Country Chicken, gusto ko ng pang offering. Bibigyan nila kayo. Pero hindi nila kayo bibigyan ng minatamis na beans. Yun ang idadagdag ninyo. Kung walang tofu o yung tahure, tokwa, pero tokwa pwede. Basta pwede rin yung isang buong minatamis na soya beans. Or hindi kaya yung ano po, about garbanzos po. Ayun, kasama din. Garbanzos. Tsaka cake. Hindi pwede wala kayong cake. Oh. Kahit chiffon cake yan, pwede yan yung offer. Gusto mo mga nila lang yung cake. At tsaka, yan din ang ino-offer sa mga Diyos. Cake. Okay. Yan yung parang, anong tawag doon? Holy Trinity. Okay. So, padali lang sa Chinese eh. Either what ke or what ko. Mas malaki, what ko. Mas maliit, what ke. Yun, mamundin yun eh. Pero cake siya. Na parang chiffon. Kung gusto niyo naman kahit anong cake na gusto niyo, then go ahead. Basta gawa siya sa chiffon. Okay. And po, may question tayo here sa Instagram. Kapag napunta po kahit sa anong lugar na mapuno, okay lang po ba na mag-message in my mind sa mga unseen and think them? Kailangan mag-drop ka ng coin. Ayan. Drop a coin. With your wish, drop a coin. Ako, pag tumatawid kami ng Ilog Pasig, talaga naguhulog ako ng coin doon eh. At sinasabi ko, oh, mga lolo-lola, kumusta na kayo dyan? And they bless you. Oo. And guys, FYI, maraming mga tinapon sa Ilog Pasig dati na hanggang ngayon, nandun pa yun sa ilalim ng Merck. Mga correct, goods, riches. Oo. Okay. Ayun po, may question po. Pwede lang po bang Andox? Andox pwede. Wag lang yung... Kasi minsan hindi... Ah, oh, pwede pala. Meron pang ano, meron pang ano ng ulo. Yung basta may leeg. Meron pang konting leeg. Okay yun. Okay. How long you offer and what? Kahit patayo, ha? 15 to 30 minutes. Oh, pinakamatagal na yung 20 to 1 hour. Oh. Patayo po ang lagay ng manok. Kailangan ako po yung manok. Oo, lalagay mo ng isang... ginagad na mga repolyo, ganyan, doon mo patayuin yung manok, nakatingala siya yung gano'n, ito yung liig niya. Oo, nakataas yung liig. Tapos, yung isda naman na buo, remember this ha, medyo delikado yun sa manok, ay sa isda. Yung ulo, yung nguso ng manok, dapat ito yung kanan mo, dito siya nakatingin. At huwag siyang palayo sa'yo, mas maganda nga papaharap sa'yo eh. Ito yung buntot niya, ito yung ulo niya. Kung hindi nyo magawang ganun, pa ganun ang lagay. Ulo, buntot. Ayan. Okay. And ano pa po yung pwede natin i-offer? Offer sa dragon. Offer sa dragon, bukod sa mandarin, bukod sa pomegranate, bukod sa dragon fruit. One of the best din ay yung suha. Tsaka yung pinya. Kasi ang pinya sa Chinese, ong lai, halikahari. Pinapapasok yung hari, kaya merong pinya. Ganon din ang suha, may ibig sabihin yan. At ang suha ay ang buhay na holy gourd. Oo, kung hindi naman, pumpkin. Kasama ang pumpkin o kasama ang isang buong kalabasa na pwede mo ring ialay. For a quarter, ibig sabihin tatlong buwan mo siyang i-offer. Ang kalabasa kasi symbolizes good harvest and abundance. Yes. So, after yung ialay, pwede nyo nang kainin afterwards. Oo. Wala nang problema nun. Bigay nyo sa amin. Oo, padala nyo. Padala nyo. Ayan. Oy, may kasamang kristal yan ha. Oo. Ang mga kristal, nag-o-offer din po tayo, lalo na sa Five Mountain Gods. Usually, limang kulay ang inaalay sa Five Mountain Gods. Huwag lalayo dun sa kulay na itim,
kulay na berde, kulay na dilaw, kulay na puti, at saka kulay na pula. Yun lang, yung lima na yun. Kahit na ano pang brand or kinds of stone, i-offer mo sa Five Mountain Gods for the year. At siyempre, magte-thank you kayo sa kanila. Mm-hmm. Sa kanila, kasi plural sila. Lima nga eh, di ba? Lima. The kasi, Five Mountain Gods. Kasi sila yung nagbibigay sa atin ng magandang feng shui sa bahay. Yes. Hindi kayo sa negosyo nyo, actually, mas maganda actually mag-offer din ng ganyan. Okay? Question dito sa Facebook, pwede po bang pakwan? Ay, pakwan, yes. Yes na yes ang pakwan. Kaya lang, ang sasabihin nila, itim ang buto niyan eh, it doesn't matter. Kung hindi, milon. Pwede ang milon. Babalatan daw po ba yung mga suha? Hindi. As is siya, actually. As is where is, walang balat-balat yun, diretso. Mm-hmm. Ayan, okay. So, usually po, yung iba naman po, no, more on pasta, mga noodles. Ay, kasi nga, long line. O, ito ah, ito naman ang, reminder. Reminder. Ang bihon ay inaalay sa patay. Ayan. Okay? Pag-aalay ka rin ito para sa mga ninuno mo, lolo, lola mo na namatay o kung sino man ang namatay, iaalay mo yun. Pwede mo na rin naman din kainin. Pero yun talaga ay pagkain ng mga patay. Kasama nga mga ho-pia. Kasama yung ho-pia. Yun. Kailangan maglagay din kayo nun. At yun, nilalagay yun sa sementeryo. Hindi po pagpasko hindi nag-aalay sa sementeryo, ha? Nag-aalay po ang mga, lalo na yung mga traditionalist na mga Incheck. Nag-aalay po yan sa sementeryo. Pupunta talaga sila doon yung 25th. Oo, yun. Ganun okay. Siya. Kasi every 25th din po pupunta kami. Correct. Ngayon, yun naman pasta, medyo okay naman ang pasta kasi yun ang gustong kainin ng tao. Pero hindi po yan ang pang-alay sa mga patay. Ayan. Generically. Ngayon, yung lola ko na matagal lang namatay, pag pumunta sa bahay namin, nasaan yung pagkain ko? Ganun magtanong. So, ang inaano ko naman, mga bilo-bilo. Ginataan bilo-bilo. Ayan, ginataan. And okay na okay, guys. Huwag yung kakalimutan din. Dapat mayroon kayong butchi. Oh, ay, gustong-gusto diba? Nila yun. Yung butchi na nilagyan ng sesame seeds. Especially mong Gordy kaya Ube. Gustong-gusto nila yan. One of their favorite. Actually, may ibig sabihin sa Chinese yung butchi na yan eh. Para rin yan, dim sum. Mm. Yung dim sum kasi, yun ang itsura ng pera, yung guwanto. Kaya sasabihin nila, yung dim sum ba pwedeng ialay? Yes! Mm. Kasi yung dim sum na yun, pag kinain mo yun, parang kang kumakain ng pera. Ganun ang symbolism nun. The same true with butchi. Okay. Ayan, best din mag-offer guys ng siomai, siopao. Ay, kung connected kayo kay Lord Ganesh, kailangan nyo magluto ng karyoka. Karyoka, ayan. Isang variant ng gulab. Yung suman pwede rin. Ay, oo, suman. Oo. Okay. Sino naman hilig sa butchi? Oo nga, si Lola. Kailangan mo mag-offer kay Lola. Kapag-hilig sa butchi, yun ang i-offer mo. Kundi, dadalangin ka ni Lola doon Christmas talaga. Eh ako nga, ibinan ko lalaki, ayaw naman niyang kumain. Sabihin lang niya, magdala ka na lang dito ng laibana. Laibana daw, wala ng laibana. Binibigyan ko na lang siya ng sigarilyong matapang. Ayun. Yung isang binan ko naman, yung binan kong babae, ang gusto naman doon ay matapang na kape. So brewed coffee ang inihahanda ko sa kanya. Si Lolo Jose, si Jose Rizal, ang paborito niyan, tsoklate. Kaya kung gusto niyong kunjurin ang Lolo Jose, pag-alay kayo ng Milo o ng Ovaltine o nung tinatawag na yung ginaganon, binabate? Baritol. Oo, yung mga ganon. Chocolate. Chocolate. Ay, gusto ni Lolo Jose yan. Kaya actually, Christmas also is associated with chocolate. Yes. Okay, dahil kay, St. Joseph. Yes. Ito namang mga nakatira sa kabundukan, kagaya ng Lola Cordillera, ang mga gusto talaga niya, yung mga dahon na may mga dahon. Tsaka, yung kakao gusto rin nila yan eh. Pero yung mga madadahon, madadahon? Yung malunggay, or dahon ng kalabasa, dahon ng katuray, gano'n. Especially yung bulaklak din po. Yun, yung bulaklak ng katuray. Ayan. Okay.
Yes po, sumayon at chocolate. Oh, ayun, partner. Partner yun, partner. Oo, tapos may latik pa. Ayun. Ay, yung latik gusto ng mga kapre. Ayan, so... Huwag ipapagka, huwag makakalimutan yung mga kapre kabit-bahay ninyo, saka yung mga tikbalang. Gawin nyo guys, celebration para sa lahat. Always remember that every occasion, kailangan nyo maghanda. Kahit hindi naman mag-arbo yung paghahanda nyo. Kahit tigpo 5 pesos yan, nakakain. Oo, kaya nga. Good to go na yan. Basta makakain kayo yan afterwards. Sa palengke, may nabibiling 5 pisong kakanin. Mm-mm. O, yun ang ihalay. Palitaw, actually, pwede rin. Dahil may nyung-nyug niya. Pero ingat lang din guys dun sa nyug, ha? Minsan kasi panis niya yung binibenta or nabibenta. Okay? Ano pa po ba pwedeng i-offer during this time? Christmas also is associated with more or less mga sweets and family reunion actually. Okay? Family reunion dahil mga kwento. Ayan, mga marites dun na time nagsisilabas. At saka best time to offer wine. Kahit na kaibigan mo yan, no, ano, alam mo ba na ang wine ay long and lasting offering? Oh. Ibig sabihin, kung halimbawa, si JB, binigyan ko ng tequila, oh, long and lasting yun. Hmm. Gano'ng katagal mong iinom? Forever. Oh, kasi iba hindi talaga umiinom. Okay. So, dinidisplay lang ulit alak. Ako, yun naman binibigay sa akin ng mga alak. Hanggang ngayon, nasa bahay pa rin namin. Oh. Yung hipag kong mahiling uminom, pag dumating yun, yun, binibigyan ko siya. Eh, for the last 2 years, hindi siya makatungtong sa bahay ko. Dahil sa pandemic. So, pwede na po pang spaghetti? Yes, pwede. Kaya lang, hindi yan ang offer sa dead. Oh, maliban, kung yan ay paborito ng mga namatay ninyo, pwede nyo i-offer yan sa kanila. About po yung nutmeg or hindi yung eggnog? Ay! One of the best. Yan, gusto naman ng mga maliliit na nila lang yan. Mm-hmm. Hindi si Santa Claus. Hindi, mga maliliit. Okay. Mga in, mga dwarf, elves, duwende, etc. During the Christmas season kasi, nag-o-offer sila ng ano, gingerbread cookies po. Oo, eh yun, wishing yun eh. Ayan. Pang wishing gingerbread. For those of you guys na may kakilalang bake shop, yan, pwede na ngayon sila mag-manufacture ng gingerbread cookies, huwag niyong kakalimutan yan during 24th or di kaya 31st. Medyo practice kasi siya ng Slavic Germanic yung pagbibigay ng gingerbread. Hindi na-adapt ng mga Pilipino. Mm-hmm. Pero yan po ay isa sa pinaka magandang pabigay sa, sa araw ng Pasko lalo. Kasi parang gingerbread cookies symbolizes good health and good wealth. Okay? Ayan. Yan yung mga bagay-bagay na usually na hindi natin namamalayan na importante din pala up until now. Okay. Dumplings, traditional siomai. Actually guys, FYI ha, for those of you who are not Chinese, ang traditional siomai may kanin sa loob. Oo, may kanin. O hindi, matchang. Oo. Matchang actually pwede rin siyang i-offer. Wala po ba, wala po whiskey? Yung soju daw po ba pwede lang po ipalit? Pwede! Pwede ang soju. Oo. Pero hindi sa Diyos ha. Baka ipatun nila sa iyan. Then sa pagpupunas ang $1. Ah, pwede. Ay, hindi! Ay, hindi. Whiskey lang. Whiskey lang. Wala nang iba. Wala nang iba. Whiskey lang. Dami ng whiskey. May murang may whiskey na eh. May murang whiskey. May murang Banayan whiskey. Whiskey. Oo, yung isa yung Añejo Rum. Oo. Na merong whiskey. Merong Añejo Rum na whiskey, merong rum lang. Pero hanapin ninyo na whiskey ang nakalagay ha, hindi rum. Then later guys, mag-unbox tayo around 2 PM ng mga bago ngayong time sa atin. Live yan. So, abangan nyo. Ayan, so for those of you people na may questions, please feel free to comment down below. Okay. So, here sa Facebook, ano ulit offers to dwarf? Any sweets? Sweets, pwede. Okay. Ganun din actually sa tikbalang. Any sweets or di kaya yung inumin? Pero, pwede. Whiskey. Ganyan. Yung sa paon ng nyo. Pwede yun. Mm-hmm. Ayan. Ano pa bang mga na-associate po sa Christmas? Peppermint po. Mm-hmm. At saka yung mistletoe na tinatawag. Oo, oh, at saka yung poinsettia. Poinsettia. Pero bahal-bahal. Oo. Tapos nalalagas agad. True. Di ba tapos sa December, wala na. Flower. Oo. Okay. So, yung
mistletoe, actually, it symbolizes marriage po ba? Yes. Yes. And also, ang mistletoe... Pag tumawid ka dun, maika, yung mga, ano, yung mga bachelorette, bachelor, yun, pwedeng tumawid dun sa mistletoe. May kailangan po bang orasyon na sabihin? Wala, tatawid lang. And also guys, alam niyo ba ang mistletoe yung ginamit pang patay kay Baldir? Patay. Okay? Ni Loki. No, okay? Kaya God. Nagsimula ang Ragnarok. That one is Ragnarok. So, ano lang sana. Yan, ha? FYI lang. Okay? According to mythology. Okay? So, kaya very powerful din ang ano, ang mistletoe. Correct. Kasi isa siya sa mga weakness actually ng ibang mga malalakas. Mm-hmm. Tawagin ko na lang si Medusa. Ayan. Pagtapak ko sa kanya yun. Oo, yung petrify ka na si Medusa. So, may mga katanungan po ba guys? And usually pala, kaya tayo nagkakaroon ng gift-giving during Christmas season. Dahil to celebrate and to remind us that we need each other also, okay? And we need to share blessings kung ano man yung mga natanggap natin. Yung taon, nung panahon na dumalaw yung tatlong hari, may pang-apat na hari nga eh, na unknown. Hindi nasama. Unknown yun. Actually, nandun yung pang-apat na hari na unknown. Sila po ay sa tradisyon, sa kalihiman, sila po ay lahat anak ni Santa Emerenciana. Si Gaspar, si Melchior, at saka si Baltasar, at saka yung isang letter E. Ngayon, sila, mga anak sila lahat, nagbigay sila. Doon nagsimula yung pagbibigay ng mga Kristiyano. Noong binigyan ng ginto, ng frankincense, at saka ng myrrh, to represent sino pa si Jesus Christ. At yung offering naman ng bata, mind you, ay tupa. Ayan. Tupa ang binigay niya kay Jesus Christ. Kaya minsan, in symbology, sinisimbolize minsan si Jesus Christ as the Lamb of God. In favor of that tradition. Uh-oh. Ngayon, sa daigdig natin ngayon sa buhay natin ito, siyempre, ang ibibigay mo dun sa ano mo, sa mahal mo sa buhay, yung paborito niya. Oo, hindi yung pwedeng mirror. Oo, kung halimbawa, mag-isip-isip ka na ano kaya paborito nitong misis ko. Mm-hmm. O, ganun, ibigay mo. Ayan. Kung ano yung wish nila actually, or di kaya longing for. Kaso, ang ginagawa nila, kalendaryo na lang. Oo. Okay, niya, ampaw. Mm-hmm. O, isa ampaw, lagay yung pera. Ayan, lucky colors daw po for Christmas and New Year. Siyempre, green and red. Ano ba? Huwag na kayong lumayo doon sa lucky color. Uh-oh. Yan ang green and red. Kung gusto niyo mag-blue, go ahead. Wala namang problema. Okay? Pero kung itatali niyo siya for next year, ang mga lucky colors po for the year of the tiger, it's green ano, and what? Red. Water tiger tayo next year, siyempre, isa sa lucky color yung blue. Ang kulay ng tigre, green. Yeah. Kaya best color yung blue-green to combine it, ha? Blue-green or green-blue. Huwag kayo guys, magpapaniwala akong kani-kanino kasi meron po naglabas, Pantone color na naman. Wow! Tapos sila, bumabase sila doon sa sinasabi ng kung sino man yung na hindi naman bihasa sa pungsoy. Bahala kayo. It's up to you guys. So guys, any shade of green or any shade of blue, pwedeng-pwede for the year of the tiger for next year. Kung gusto niyo siyang gawing motif, wala rin problema. This New Year or this Christmas. Also, dagdag din yung color green po. Kasama din. Tsaka silver. Oh, although ang mga year of the pig next year, positive naman sila next year. At saka nasa baboy ang enerhiya ng fuda. Kaya pwede ang gray. Ayan. Not in relation to pungso yan. Mm-hmm. Okay. So yun guys, malinaw tayo. For those people na gusto ulit itanong yan, we'll be posting that one out later on. Okay? Mga lucky colors, pwede nyong gamitin on Christmas and New Year celebration. At huwag mawawala na amethyst. Importante ang amethyst. Ito yung pinaka-importante sa lahat eh. Yan o. Kasi magtatapos na ang period 8 at pag nawala na si period 8, out na si amethyst. Ergo, ito yung last meeting of a lifetime. Ngayon 2022, 2023. Ayan. And pagka pumasok naman ang period 9, ibang crystal. Red. Red naman yan. Red and orange.
So mostly mga carnelians, ayan, sunstones. Correct. Ayan, pamahal 2024 na pamahal. Period 9. Okay. Color of the Year of Rabbit and Dragon. Secret po, sa susunod po namin na nilalabas, ano hindi po ngayon. Ano daw? Year, for the Year of the Dragon, so ka rabbit daw. So, secret muna. Hindi muna namin nilalabas. Okay, mamaya kasi gayain na naman kami ng iba. Oo, nagkagaya lang sila eh. Nagka-copy-paste. Okay. And for those of you people na may mga questions pa, please feel free to DM us. Okay? Available ang ating Mystic Candles, but limited stocks lang siya ngayon. Okay? Pero if you want to have one, so meron pa dito tayong available. Please feel free to DM us. It's good for your intentions, and kung may mga wishes kayo, you should light it out. Okay? Malaki may tutulong sa inyo ng Mystic Candles natin. Okay? Kung wala na tanong, thank you guys for your time, and I hope marami kayo natutunan sa amin. This is your host, Tito Tony, and me, JV, saying goodbye and no bashing. Happy ayoko weekends. Ayoko na niyan, napupromote na niya. So, happy weekends, guys. Thank you for your time and have a great weekend. Goodbye.